Ito po ang first video ni Otep noong kapapanganak pa lamang niya. Kitang-kita naman ang ebidensya kung bakit naman ipinanganak ko siya via cesarean section. Ang laki-laki niya pong bata, 8.6 pounds. October 26 ko siya ipinanganak. Ayan, napaka-cute. At napakalikot ng kamay ng kanyang daddy sa pagkuha ng video. Kasalukuyan pa akong groggy niyan ng mga panahon na yan. Ngayon po ay nagre-request siya ng spaghetti. Kaya naman yun ang ating lulutuin ngayon. Okay, ang cute-cute niya talaga. Welcome back to KKK by Jeng and Otep, kung saan si Mami Jeng ang tagaluto at si Otep Bulilit naman ang tagatikim. Ang recipe po natin for today ay special spaghetti. Bakit kaya special? Pangkaraniwan lang naman ang mga luto ng mga mami na spaghetti. Special dahil po request ito ng ating Otep Bulilit para sa special na araw na ito. Birthday po ngayon ni Otep, kaya special talaga. Yun lang po yun. Okay, ibigay na natin ang ating mga ingredients. Ito po ang ating mga ingredients. Sibuyas na puti, isang pirasong malaki. Tapos isang piraso din ng kulay pulang sibuyas. Tapos ganito lang yung hiwa niya kasi may gagawin tayo dyan mamaya. Pati itong isang buong bawang, pinitpit lang siya at binalatan. Meron din tayong gagawin dyan mamaya. Dalawang pirasong red bell pepper. Tapos, limang tangkay ng celery. Cheesy hotdog o cheese hotdog, 500 grams o yung kalahating kilo. Dalawang Eden cheese. Tapos yung isa na to, yung kalahati niya, ayan, bukas na yan, ay ginadgad ko na para maihalo ko na siya agad sa ating sauce. Tapos itong mantika, panlagay natin sa pasta at saka pamprito ng ating hotdog, syempre. Tapos itong ketchup, gagamitin natin to sa mamaya dito sa ating mga ingredients. Tapos itong ating asin, panlagay sa pasta at saka syempre, pantimpla kasama ng ating paminta. Okay. Tapos, itong ating spaghetti sauce, 1 kilo ng Filipino style at saka 1 kilo din ng sweet style. Mas prefer ko talaga yung Del Monte kasi doon ako nasanay sa lasa. Tapos Del Monte din yung ginagamit ko na pasta. Itong 900 grams. Hindi naman to 1 kilo eh. 900 lang. Tapos, itong last natin ay yung karni ng baboy at baka. Tig kalahating kilo. Okay, umpisahan na natin ang ating pagluluto. Ito po yung dahilan kung bakit hindi natin hiniwa ng masyadong maliliit kanina yung ating mga ingredients. Kasi gumagamit ako ng blender. Umpisahan na natin. Para naman parang maging saucy din siya. Saucy. As in, social. Hindi. Para madurog siya. Kasi pag durog na durog, mas lumalabas yung natural na lasa talaga at katas niya. Kesa yung spaghetti sauce na siya na ganon. May mga ano na rin yan, bawang sibuyas, pero iba pa rin talaga yung may natural na ingredients. Ayan, ang gagamitin nating liquid ay yung ating ketchup. Kasi mahirap siyang i-blend kapag ganyang ano, kapag ganyang buo-buo siya. Okay, hinaan ang volume dahil malakas ang blender. Okay. Ayan, ilagay naman natin. Ayan, pag nag-liquid na ganyan, parang liquid na siya. Ayan. Pag nadurog na, saka natin idagdag yung bell pepper at saka yung ating celery para mas mabilis siyang madurog. Yung ketchup talaga yung ginagamit ko dyan na ano, na pantulong para mabilis ma-blend.
Ayan. Ang bango-bango. Sobrang bango talaga ng celery. Yan ang dagdag na pampasarap ng ating special spaghetti. Ayan, halu-haluin natin ng maigi para naman ma-blend ng tuluyan lahat. Game ulit! Ayan, medyo malakas. Hinaan lang inyong volume. Medyo masakit sa tenga. Okay, tingnan natin. Ayan, okay na to. Ganyan lang naman eh. Alisin na natin tong dalawang piraso. Ayan. Ganyan lang naman, kailangan na siyang madurog para mas malasa. Okay, lutuin na natin. Sa pagpapalambot ng ating pasta, maglagay tayo ng isa't kalahating pitchil ng tubig sa medyo malaki-laking kaserola. Para naman medyo lubog yung ating mga pasta. Tapos lagyan natin ng mantika. Mga isang kutsarang mantika lang. Para hindi magdikit-dikit yung ating mga pasta. Kahit magkapatong-patong sila habang kumukulo. Lagyan na rin natin ng isang kutsarang asin. Para magkalasa mismo yung pasta. Takpan muna natin at pakuluin. Ayan, kumukulo na. Pwede na nating ilagay ang ating pasta. Putulin muna natin sa gitna para naman sabay-sabay na lumubog yung ating mga pasta. Hindi naman kasi kalakihan yung aking kaserola, kaya ayoko yung ilalagay ko siya ng nakatindig, tapos medyo malambot na yung ilalim, yung itaas, eh, hindi pa. Ayan. Ilangan lubog para walang maiiwan sa pagluluto. Okay. Putulin muna natin sa gitna at ilagay. Okay. Ayan, hiwa-hiwalayin muna natin ng konti bago natin takpan. Para naman unti-unting kumulo. Ayan. I-check muna natin. Hindi pa masyadong kumukulo kasi medyo mahina lang yung apoy ko, pero ayan. Haluin muna natin para maghiwa-hiwalay ng bahagya yung mga dumikit sa ilalim. Minsan kasi pag nilagay mo yan sa kumukulong tubig, nagdidikit-dikit. Kailangan natin paghiwa-hiwalayin at takpan ulit. Okay, check natin. Ayan, mukhang malambot na pagkatapos ng ilang minuto. Pero, tikman muna natin. Ayan, okay na, malambot ng lahat. Pwedeng-pwede na. Salain muna natin to, palamigin, at saka natin iluto na yung ating sauce. Una sa lahat guys, ipirito muna natin ang kalahati ng ating hotdog. Ilagay na natin ang mantika sa mainit na kawali. Ito kasi yung gagamitin natin na palamuti, yung isasalansa natin sa ibabaw ng ating na mix na pasta with spaghetti sauce na. Ayan, hintayin natin munang uminit ng husto bago natin ilagay ang ating mga hotdog. Ilagay na natin, ayan. Okay, haluin lang natin ang bahagya. Ayusin pala. Ayusin natin, ayan. Para maluto lahat. Kasi masarap yung nakaprito talaga yung ano, yung hotdog natin na pang ibabaw. Tapos yung kalahati naman ay isasama natin doon sa pagluluto ng ating sauce. Ayan. Ayan.
Ayan, okay na to. Hindi naman natin masyadong tutustahin. Kasi luto naman na. Ayan, palalamigin natin to. Tapos pagkaluto ng sauce, ito yung ilalagay natin sa pangibabaw. Ayan. Ganda kasi talaga yung may design-design yung ating spaghetti. Bukod sa design, syempre, masarap din talaga yung medyo nakaprito yung ating hotdog. Lalo na sa mga bata. Dumidikit siya kasi may cheese to eh. Ayan, pero kung walang cheese yan, hindi yan ganyan. Eh di naman ang walang cheese. Kaya lang kasi mahilig kasi si Otep sa may cheese. Kaya yung cheesy hotdog ang aking pinili. Okay. Ayan. Nasira na yung iba kasi dumikit. Pero okay lang yan. Hindi naman mabawasan ang lasa niya. Okay. Tapos na to. Habang biniblend natin kanina yung ating mga sangkap, ay isinangkot siya ko na ang ating giniling na baboy at ang giniling na baka. Ayan na, luto na ang ating mga giniling. Idagdag na natin ang kalahati ng ating hotdog. Ayan, cheesy hotdog. Ayan, gustong-gusto ng mga bata, lalo na si Otep. Yung hotdog na may cheese. Tapos ilagay na natin yung binlend natin kanina ng mga sangkap, mga sibuyas, bawang. Ayan. Napakabango. Ang sarap talaga magluto nung ang bango-bango ng mga niluluto, no? Lalong nakaka-enjoy magluto. Pagkatapos na to ay ilagay na rin natin ang ating mga spaghetti sauce. Yung sweet at saka yung Filipino style na Del Monte spaghetti sauce. Ayan. Napakadali lang. Ayan. Simutin natin dahil sayang. Binayaran natin lahat yan. Ayan. Ito kasi may sarili ng lasa yan. Templado na to eh. Kahit nga ito lang pwede na eh. Kaya lang syempre, iba pa rin yung iluluto talaga natin. Hindi na natin lalagyan to ng asin ha, kasi yung asin kanina nilagay ko na doon sa karne. Ayan. Sayang lang hindi ko na i-video. Ayan. Okay na to guys. Actually luto na to pag kumulo. Pagkakulo na to, ready na. Aayusin na natin. Okay. Haluin lang muna natin tapos takpan, iwan, at pakuluin. Tapos-tapos na po yun. Okay. Happy birthday to you. Blue. Oh, Blue. Anong wish mo muna? Ano? O, secret wish na lang. Bago mag-blow. Okay. Laksan mo naman. Kami na ba? Happy birthday, okay, baby! O, ito na po yung aming spaghetti special. Thank you for watching. And also, thank you for all the greetings. Wala po kaming tikiman time dahil may singaw pa din po ako. Also, yung spaghetti po by the way, sobrang sarap! Please like, subscribe, and comment down below! Bye!